So, huwag kalimutan. Maraming salamat po. Hello po, ako po si Tutor Sunny at ngayon ay magsosolve tayo ng Diamond Shape Twisty Puzzle o kaya Diamond Shape Cube o Diamond Cube na lang. Okay? So, itong Diamond Cube na to, isa siyang 3x3x3 na shape modification o binago yung anyo sa labas. Pero yung core mechanism niya, yung paloob niya, ganun din, pareho lang sa regular 3x3x3 na Rubik's Cube. Kaya, pag sinold natin siya, para lang siyang regular 3x3x3 na Rubik's Cube gamit ang beginner's method. Kaya lang, mas mahirap nga lang ito ng mga tatlong beses. Kasi unang-una, isa lang yung kulay niya. So, kailangan nating dumepende sa shape niya. Pangalawa, shape shifter po siya. Nag-iiba po siya ng anyo pag ginulo niya na. Pangatlo, meron siyang mga pirasong magkakapareho. Okay? Kaya, meron siyang mga parities. Ang parities niya, pwede yung sa edge pieces at saka sa corner pieces. So, pag nangyari yun, mas mahaba po ang pag-solve. Okay? Mas kakain po ng oras. So, ito, hinati ko siya sa tatlong layer. Ito yung first layer, second layer, ito yung pangatlong layer. Okay? Yung pataas na ganito. Yung first layer, okay, pag na-solve na natin yan, gagawin natin yung second, bago yung third. Pag na-solve na natin yung third, bago natin ma-solve, minsan may parity. Okay, lalabas yung parity minsan dyan. Pag lumabas yung parity sa edge pieces, okay, pag naayos natin, pwedeng sa corner pieces naman lumabas yung parities. Pag lumabas yung parity, kailangan i-solve yung sa edge pieces bago yung sa corner pieces. Tapos, pag nagawa natin yon, kailangan may iso-swap tayo dito sa second layer niya at saka sa third layer. Tapos, kailangan may aayusin din dito. Malamang ang pag-solve niya pataas tapos babalik uli kapag may mga parities. Okay? Kaya mas mahaba po ang pag-solve nito. Para po siyang yung lemon cube. Okay? So, pag tinignan yung lemon cube, isa din po siyang 3x3x3 na shape modification o binago yung anyo, ginawa siyang lemon shape. Pero yung mechanism niya sa loob, pareho lang sa regular 3x3x3. Kaya lang, ganun din, isa lang ang kulay, tapos shapeshifter siya at saka maraming parities din. Pareho nito. Okay? So, yung pag-solve nito, maaring pareho lang doon sa lemon cube. May, so-solve mo muna pataas, tapos pag may parity, so-solve mo uli pababa, pabalik. Okay? Pwedeng na-solve mo na to, tapos ito. Pagating dito may parities, babalik ka na naman dito, pag ganyan. Hanggang sa mabuo mo siya. Kasi kailangan ipagpalit yung mga magkapareho. Yung mga magkakaparehong piraso kasi, kapag nagkapalit ng pwesto, hindi nyo po siya masosold. Meron po siyang sarili niyang tamang pwesto. Okay? So, parities po tawag to. Okay? So, ngayon, kung titignan natin, diamond shape siya, pero pagka ganito ang hawak mo, ayan, okay? Oh, ito yung centerpiece niya. Tapos ito yung apat na edge pieces, ito yung apat na corner pieces. Okay? So para na siyang yung sa regular 3x3x3 talaga eh. Yung regular 3x3x3 na Rubik's Cube, meron siyang anim na center, kaya meron siyang anim na sides, 'di ba? So ito ganun din, meron din siyang anim na center, isa, dalawa, tatlo. Okay? Ito yung center, apat na edge pieces, apat na corner pieces. Ito yung center, apat na edge pieces, apat na corner pieces. Ito yung center, apat na edge pieces, apat na corner pieces. Tatlo na yon. Ito yung center piece uli, apat na edge pieces, apat na corner pieces. Center piece, apat na edge pieces, apat na corner pieces. Center piece, apat na edge pieces, at apat na corner pieces. Okay? So, tatlo to, tapos tatlo yung kanina, bali anim. So, katulad nung sa regular 3x3x3 na Rubik's Cube, anim yung centerpiece niya. So, meron siyang anim na side. So, ito, pagka hinawakan mo ng tamang angulo, ayan, ganyan, katulad niyan. So, may cross na tayo. Ito na yung centerpiece. Ito na yung cross. Ito yung centerpiece. Ito yung cross. Ito yung centerpiece.
Ito yung centerpiece, ito yung cross niya, ito yung cross niya, centerpiece. Ito yung centerpiece, ito yung cross niya, di ba? Anim din. So, para din siyang regular 3x3x3 na Rubik's Cube. Iba lang yung itsura niya sa panlabas, okay? Shape mode or modification, binago na. Okay? Binago na yung panlabas na anyo. Okay? So, ngayon, guluhin na natin siya para ma-solve na natin. Sana lumabas po lahat ng mga parities niya para maipakita ko sa inyo kung paano po siya i-solve. Okay? So, ngayon magulo na siya. Pwede na nating i-solve. Okay, simulan natin dun sa flat. Yan yung bottom layer. Okay. So, meron siyang tatlong center pieces na mas mababa at yung tatlong pieces, center pieces na mas mataas. So, dun tayo sa mas mababa. Ito yung mataas eh. Ito rin at saka ito. So, isa, dalawa, tatlo. Yan yung mataas. Yung mababa, nandito sa kabila. Isa, dalawa, tatlo. So, pipili tayo ng isa dyan, kahit alin dyan. So, ito na lang kasi meron na siyang edge piece. Okay? So, ito yung center piece na napili natin. Okay? Ngayon, meron na siyang isang edge piece. So, kailangan pa natin ng isa. Teka, tingnan natin ha. Baligtad to. Okay? Kung mapapansin nyo, hindi po siya pantay. So, baligtad to. So, baba muna natin to. Okay? Yan, lagay natin sa ilalim. Tapos sa ikot natin. Taas uli natin. Okay. So, yung centerpiece, kung mapapansin nyo, okay, hindi ko lang alam kung kita sa camera, ayan. Dito mas mataas, dito mas mababa. Okay? So, dito tayo sa mas mababa, fo-focus. Yung edge piece na ilalagay natin, yung maiksi, may mas malapad, may mas makipot. Yung mas malapad, dito natin ilagay sa corner nito, nung sa mas mababa. Okay? So, ito yon ganyan. Okay? Next, hanap pa tayo ng isang edge piece na maiksi, ilalagay natin dito. Ito siya. So, testing natin, taas natin. Ayan, obviously, baligtad siya. Diba? Ito yung center piece, ito yung mas mataas, ito yung mas mababa. So, sa mas mababa, dapat nandito yung malapad. Ito yung makipot eh. Ito yung malapad nandito. So, baliktad siya. So, baba muna natin. Tapos, sa ikot. Okay. Tapos, ikot uli. Tapos, ito na siya. Taas natin. Ayan. Okay. Kita ba sa camera? Ayan. Okay. So, ito yung mataas, ito yung mababa, okay? Tapos, ito yung mas malapad, yung isa, ito yun, mas malapad. Ito yung mas makipot, mas malapad. Yung mas malapad nandun sa mas mababa, okay? So, yung dalawang malapad nandito, magkaharap. Okay, so ngayon, hanapin naman natin yung edge pieces nung dalawa, dalawang kabila, yung mas mahaba naman. So, okay, teka, tingnan natin sa ilalim. Ikot natin to. Okay, baba natin to. Ito yun. Tapos, ikot natin dito sa kabila. Taas natin. Baligtad. So, baba. Tapos, ikot. Ayan, ikot muna. Dito naman sa kabila. Ayan. Okay, flush na siya. Tapos, yung isa naman, okay, baba natin to. Tapos, taas natin konti. Yan. Tapos, taas dito. Okay, balik natin. Baba uli natin. Ikot. Taas to. Para hindi masira to. Tapos, ito, taas natin.
Ayan. Okay. So, ito siya. Flush na siya pantay. Tapos ito, papunta doon. Ito naman, ganun din. Papunta naman sa kabila. So, ito na yung apat na edge pieces. Okay? Pero hindi pa siya lubos na yellow cross kasi hindi pa siya pantay doon sa centerpiece ng second layer. So, ipantay muna natin. So, ito, mahaba. Kailangan yung centerpiece niya yung mahaba rin. Dalawang mahaba, kaya dalawang centerpiece mahaba. Ito yung isa. Tapos, ito yung isa. So, ibig sabihin ito, kailangan ikot natin. Yan. Okay? So, ngayon, teka, hindi naayos. Yan. So, ito para dito, ito para dito. Okay? Tapos, yung maiksi, maiksi din, mababa din. Ito, tsaka to. Yung centerpiece or pieces ng second layer. Ngayon, hindi siya flush. Kailangan flush muna natin. So, taas natin. Yan. Tapos, okay. So, nakataas na yan. Baba natin to. Ikot natin to. Para imamatch natin dun sa edge piece. Testing natin. So, hindi. Ikot pa. Testing ulit. Ayan. Nagdugma na siya. Okay? Nag-flush na. Pantay na. Tapos, taas natin ulit to. Para hindi masira to. Itong kabila rin. Para hindi masira to. Okay, next, ito naman. So, hindi siya flush, hindi pantay. So, taas natin yung gitna. Ikot natin, baba natin to. Para maikot natin to. Okay, tapos taas natin, testing natin. Hindi, ikot pa. Hindi rin, ikot sa kabila. Ikot. Yan. Taas. Yan. Okay. So, flush siya. Taas natin to. Para hindi masira to. Ito rin. Para hindi masira. Check natin. So, papunta siya doon. Papunta siya doon. Pabilog kasi siya. So, tama na yung pwesto niya. Okay? So, ngayon, yung dalawa naman sa kabila, yung maiksi. Ito, nag-flush na eh. Ito hindi. Ayan no. Kita naman. Hindi siya flush. Hindi siya pantay. So, taas natin yung gitna. Tapos baba natin to para maikot natin to. Taas ulit natin para ma-testing. Ayan, flush na. So, taas natin ulit to para hindi masira to. Ito rin para hindi masira to. Check natin. So, hindi ko ma-check ng lubusan kung tama na orientation. Dito, flush siya. Mamaya, matatesting natin. Pag naglagay tayo ng isang edge piece dyan. Okay? Yung maiksi din. Okay, so ngayon gagawin na natin yung okay, so ito na yung yellow cross, no? So gagawin na natin yung corner pieces. So corner pieces. So ito yung maliit eh. Tingnan natin dito sa taas. Ito siya eh. Yan. So ayan, dalagyan natin dito. Yan. Okay, tapos tabihin muna natin. Taas ulit natin. Taas ulit. Yan. Okay. So, ayan, kita na kahit papano yung sa second layer. O, mukhang tama naman. Kasi, kung mapapansin mo, ito, edge piece din to, di ba? Itong dalawa edge pieces. So, mas malapad dito. Dito, mas makipot. Kaya dito, dapat mas malapad din. Ayan, kita naman, mas malapad. Okay? So, yung corner pieces muna. Balik tayo sa corner pieces. So, ito. Kailangan din ng corner. Isang corner piece dito. So, try natin to. So, hindi siya dyan. Teka. Okay, nandito siya eh. Teka. Try natin to. Ito. Itong mahaba. Ayan, okay? So, tabi na natin. Ayan, taas natin ulit to. Balik na natin to. Ayan na siya, okay? Next, ito naman sa kabila. So, sa kabila, try natin to. Hindi yan. Corner piece dapat. Edge piece to eh. So, corner piece. Teka. Corner piece. Ito, try natin. Hindi. Corner piece nga pala. Corner piece.
Corner piece. Ito. Hindi. So, dito. Sa kabila muna tayo. Yan, dito sa kabila. So, ito. Para dito yan. Kaya lang, yung orientation mali. So, taas muna natin to para maikot. Ito siya. So, okay, uli natin yan para maikot. Ikot. Ayan, nag-flash po siya. Pantay. So, baba na lang natin. Ayan na siya. Okay, 1, 2, 3, isa pa. Okay, isa pa. Okay. So, corner piece. Subukan natin to. Itong triangle na to. Ayan, nagtugma. Okay, so tabi na lang natin. Taas natin ulit to. Balik na natin. Yan, okay? So, tapos na yung first layer natin. Okay, ito yung center. Apat na edge pieces. Apat na corner pieces. Ikot uli natin kasi kailangan niya magtugma sa center pieces ng second layer. Okay? O, ngayon, second layer na yung gagawin natin. Yung mga edge pieces ng second layer ang aayusin natin. Okay? So, ito, testing natin. Okay, itong triangle, testing natin. Ayan, nagtugma siya. Okay? Ayan. So, itong triangle na edge piece, lalagay natin dito, sa kanan. Para magawa yon, U, R, U prime, R prime, U prime, F prime, tapos U, tapos F. Ayan na siya. Okay? Next, to naman, testing natin to. Ayan, nagtugma siya, nag-flash. So, ito, ilalagay natin sa kanan, itong edge piece na to. So, U, R, U prime, R prime, U prime, F prime, U, tapos F. Ayan na siya. Okay? Next, ito naman, ito yung maliit, yung maiksi, yung mas malapad dito. Okay? Parang ganito, kapareho nitong dalawa. So, ito siya. Tama-tama, ito yung malapad. So, ito, lalagay dito. Pag-ganin siya. Okay? So, U, R, U prime, R prime. U prime, F prime, U, F. Ayan na siya. Okay? Tapos, itong isa naman. Okay, itong isa. Ito, testing natin. Ayan, nagtugma. Okay, nag-flash. So, ito, ilalagay dito sa kaliwa. Itong edge piece, lalagay sa kaliwa. Okay, para mabuo na tong second layer. So, para magawa yon, U prime, L prime, U, L, U, F, U prime, F prime. Ayan na siya. Okay? So, tapos na rin natin yung second layer. Ito, tapos na. Ayan, second layer yan eh. Tapos na. So, first and second, tapos na. So, dito na tayo sa last layer o sa top layer o sa third layer. Kung saan maaaring magkaroon ng parities yung edge pieces o yung corner pieces. Okay, o pareho. So, unahin natin i-solve yung edge pieces. Okay, so edge pieces. Testing natin. Itong edge piece na to, nag-flash siya dito. Yung isa, ito, lagay natin. Nag-flash din. So, itong dalawang edge pieces para sa likod, o dito, ayan, nag-flash. Itong isa naman, nag-flash din. Okay, so, try natin ipagpalit na lang, swap. Okay, ang gusto ko mangyari, magkaroon ng parities. Para mapakita ko sa inyo kung paano i-solve.
Okay, teka. So, ito para dito. Itong isa para dito. Okay, so kailangan natin ipagpalit itong dalawa. Yan. Top view po yan. Okay, ito yung cross niya. Ito yung center piece. Ito yung apat na edge pieces. Ito yung apat na corner pieces. Itong dalawang edge pieces, kailangan ipagpalit. Para maipagpalit, ganitong hawak, front view yan. Tapos, yung dalawang ipagpalit na ipagpapapalit na sa kaliwa, baba. Tapos, R, U, R prime, U. R, U to R prime. Check natin. Okay. Itong dalawa, okay na. So, itong dalawa naman, kailangan ipagpalit din. So, ito dapat nandito siya. Yung kabila, dapat nandito siya. Okay? So, tignan natin na. Mukhang wala siyang parity. Gusto ko sana yung may parity. Anyway, try natin i-solve to. So, ito, kailangan ipagpalit tong dalawa. So, top view yan. Ito yung cross. Ito yung center. Ito yung apat na edge pieces. Tong dalawa, nasa pwesto na. Tong dalawa, kailangan ipagpalit. Kasi ito, para siya dito. Ito naman, para siya dito sa kabila. Top view po yan. So, itong dalawang ipagpapalit, ito at saka ito, kailangan na sa kaliwa, baba. Ito ngayon yung front view. Tapos, R, U, R prime, U. R, U to R prime. Check natin. Yan, okay na to. Okay na rin to. Okay? Tapos, yung centerpiece, tumugma na rin sa mga edge pieces. So, wala siyang parities. Gagawin natin uli para magkaroon ng parities mamaya. Okay? So, isolve muna natin to. So, tapos na tong cross na to, yung corner pieces na lang. Okay? I-permutate muna natin, lagay natin sa tamang pwesto. So, itong maliit, dapat nandito siya. Okay? So, itong maliit, para malagay dito, focus mo tayo sa isa, ito lalagay dito. Ang mangyayari niyan kasi, ito ilalagay, mapupunta dito, ito mapupunta dito, ito mapupunta dito. So, gusto ko sana magkaroon tayo ng kahit na isang tama lang muna. So, ito, ilalagay natin dito. Okay? So, para mangyari yun, top view yan, ito front view. Okay? So, U prime. Tapos, L prime. Tapos, U. Tapos, R. Tapos, U prime. L. U, tapos R. Okay, check natin. Ayan, tama na siya. So, may isang tama tayo. Tingnan natin. Yung iba, tama rin. Nangyari dito. Ayan, okay, taas lang. So, ito yung tama. Okay, so, meron tayong dalawang tama. Ito at saka to. So, pag ganyan, ito kasi yung cross eh. Okay? Ito yung apat na corner pieces. Ito, kailangan nandito. Tapos, ito, kailangan nandito sa kabila. Tapos, ito, kailangan maayos din yung orientation niya. So, pag ganyan kasi, sign yan na may parity. Okay? Sign yan na may parity. So, ito, para malagay dito, at ito, para mapunta dito, ito, ilalagay dito dapat. So, pag ito, nandito na, so, itong dalawa, iikot ng ganun. Ayan. So, yung isa, nandito na. Kaya lang, pag ginawa natin yun, okay, posibleng ang masira naman, ay yung edge pieces, at saka yung center piece. Okay? So, ito na yung sign na may parity. Minsan kasi nauunang lumabas sa edge pieces, bago sa corner pieces. O minsan, edge piece lang, pag naayos, okay na. So, ngayon, nangyari, hindi lumabas sa edge piece, pero lumabas sa corner piece. Pag ginawa natin to, maaring lumabas sa edge piece. So, magsasalitan na. Yun yung salitan. So, para makasigurado tayo na sign nga to ng parity, so, ito, lalagay natin dito. Tapos, iikot natin ganun para maayos yung corner pieces. Pag naayos yung corner pieces, tignan natin kung ayos pa yung edge piece. Pero malamang hindi. So, gawin natin.
Kasi nga may parity. So ito lagay natin dito. Pakita ko muna sa inyo. So pag ganyan kasi may parity, pwede ko na ipagpalit yan dito eh. Okay? Kaya lang gusto ko makita na yung sinasabi ko, yung buong proseso. Okay? Para mas maintindihan yung mabuti. So ito ilalagay ko muna dito. Tapos iikot kong ganyan, ayusin ko muna yung corner pieces. Tapos makikita niyo yung edge pieces, masisira naman. Okay? So gusto ko muna ipakita yan. So ayusin muna natin yung corner piece. Okay? So ito ilalagay dito para maayos yung corner piece kasi iikot natin ng ganyan. Okay? So para mangyari yun, para ito mapunta dyan. Okay? Okay, so iikot kasi yan. So, ganyan ang hawak. Top view yan. Ito, front view. Okay? Tapos, so itong malaki ah. Itong malaki mapupunta dito. Tapos, U prime, L prime, U, R, U prime, L, tapos U, tapos R prime. Ayan na yung malaki, napunta na dito. Ito yung isang mahaba, dapat nandito siya. Ito, dapat nandito, di ba? So, pag inikot natin, gaya na yung sabi ko kanina, nasa tamang lugar na siya. Okay? Orientation na lang ang ayusin dyan. Tapos ito, tama rin. Ayan, nasa pwesto. Kasi nga, inikot natin. Okay? So, ikot natin uli. So, yung nandito kanina, napunta na dito. Yung maliit dito, napunta na dito. Tapos yung nandito, eto na siya. Umikot na yung tatlo. Sinadya kong gawin yon para yung dito, pag napunta dito, so magkatabi na sila nitong mahaba, ito, yung payat. Pag inikot kong ganyan, nasa tamang lugar na siya. Yung dalawa, babalik din. Ayan o, tamang lugar din. Kaya yung corner pieces natin, tama na yung permutation o nasa tamang pwesto na. Orientation na lang, iikot na lang yan. Ngayon, ang sabi ko, pag ginawa natin yon, pwedeng tamaan yung edge pieces. Ayan, yung edge pieces, wala na sa pwesto. Okay? So, pag inayos natin yung edge pieces, okay? So, since tapos na yung corner pieces, nasa tamang pwesto na, ang orientation kasi niyan, sa huli na natin gagawin. So, ayusin muna natin yung pwesto ng edge pieces, kasi nga nagalaw. Okay? So, pag inayos natin yan, posibleng masira ang sa centerpiece, hindi magtugma, hindi magflash. Or masisira uli yung apat na corner pieces. Mawawala uli sa pwesto. So, pakita ko muna sa inyo. So, ito yung apat na edge pieces. Okay? So, ito dapat nandito. Ito nandito. Tama. Diba? Dapat ganyan. Okay? So, pag ginanon naman natin, inikot na ganun, sira naman yung corner pieces. Okay? So, balik natin. So, inayos na nga natin yung corner pieces eh. Yung pwesto. Orientation sa huli yan. So, ngayon, aayusin na naman natin yung nagulong edge pieces. Okay? So, ito dapat nandito. Kaya dapat ipagpalit natin itong dalawa. So, top view yan. Ito, front view. R, U, R prime, U. R, U, 2, R prime. Check natin. Okay. Ayan na siya. Okay. Ayan na, naghiwalay na eh. Ito, nag-swak na oh. Tapos ito naman, kabila, dito siya. So, kailangan ipagpalit naman itong dalawa. So, itong dalawa, kailangan ipagpalit. Top view yan, ito front view. Tapos R, U, R prime, U. R, U, 2, R prime. Okay, check natin ulit. Ayan, magkatabi na sila. Tapos, tama rin yung orientation. Okay, nag-flash siya dito. Itong dalawa naman ang kailangan ipagpalit. So, itong dalawa. Kasi ito, dapat nandito siya. Itong isa naman, dapat nandito siya. Okay? So, sila naman ang kailangan ipagpalit. Okay. So, pag pinagpalit natin siya, oh, mukhang maayos na yung center, yung edge piece. Pero baka masira naman yung corner pieces. So, tingnan natin. So, pagpalit muna natin itong dalawa para maayos yung tamang lugar nila. Ayan, tamang pwesto. Okay? So, top view yan. Pagpapalit tong dalawa. Ito, front view. Tapos, R.
u, r prime, u, r, u, 2, oops, r prime. Okay. Ayan, nagpalit na. So, okay na siya. Nag-flush na, nagpantay na. Yung kabila, ganun din, naayos natin kanina. Yung centerpiece, ibabaliktad lang ng ganyan, so walang problema. Ang masama, yung pag-ganon. Isang sign din na may parity yun, yung pag-ganon. Okay? So ngayon, pag-ganito siya. So walang problema, may gagawin lang tayong algorithm, maayos na yan. So huli na natin gagawin yan. Babalik muna tayo sa corner pieces. Okay. Sa corner pieces, ayan. So ang nangyari sa corner pieces, so ito dapat nandito. Okay. So itong maliit dapat nandito siya. Ito mapupunta dito, ito mapupunta doon. So babalik na naman kahit sa dati, magkakaroon na naman ng dalawang mali. So yun yung sinasabi ko, salitan. Okay, salitan. So yung parities dito, ang involved nga ay yung edge pieces at saka yung corner pieces. Yung centerpiece hindi naman na involved eh. Kasi meron kasama din yung centerpiece. Okay. So ngayon, yung edge at saka yung corner lang. So ngayon, ayusin naman natin. So naayos na natin yung edge pieces ha. So aayusin naman natin ngayon yung corner pieces. So ang mangyayari na masisira naman yung edge pieces. So pakita ko muna sa inyo. So ito, maliit, kailangan nandito siya. At least meron tayong isang tama. So ito pag napunta dito, ito mapupunta dito. Magiging dalawang tama na natin. So ito mapupunta dyan. Itong dalawa, kailangan ipagpalit. Babalik na naman tayo sa dati. Diba? Ganun ang mangyayari. So papakita ko muna sa inyo yun. So ito, lalagay muna natin dito. Okay? So lagay natin dito. Okay? So iikot tong ganun eh. So yung maliit ngayon mapupunta na dito. Itong malaki dito, itong isang malaki dito. Dalawang tama, tapos dalawang mali. Baliktad ulit, gaya kanina. Okay, so pakita ko sa inyo. Top view yan, ito front view. Okay, so ito hindi gagalaw. U, R, U prime, L prime. Tapos U, tapos R prime, U prime, tapos L. Okay, ayan yung dalawa, tama. Etong dalawa naman ang mali. Kita nyo? Itong dalawa, baliktad na naman. Diba? So ito dapat nandito, ito dapat nandito. Tapos ito, baliktad, pero pag ganyan yung baliktad niya, hindi pa ganito. Pag pa ganito, may parity yun. May mali. Okay? Pag ganito, dagdag parity. Pag ganito, may gagawin ka lang ng algorithm, ayos na. Okay? So, ang nangyari, itong dalawa, mali, baliktad uli, baliktad sa dati. So, kailangan, ibig sabihin may parity kasi meron dyan pareho na nagkapalit. Okay? So, kailangan, ipagpalit muna natin. Ito, saka to, itong corner piece, saka itong corner piece, pareho yan. Okay? So, pareho tong dalawa. Itong dalawa, pareho. So, ang gagawin natin, itong isa, yung malaki, lalagay natin dito. Yung maliit, lalagay natin dito. Pagkatapos, itong malaki, pwede na natin ilipat din sa pwesto niya. Tapos, ito mapupunta sa baba. Hindi na natin ipagpapalit yan dito. Hindi na kailangan ipagpalit dun sa maliit kasi nga naipalit na natin kanina. So, ito, ipagpapalit muna natin dito. Okay, ito ilalagay natin sa taas. Okay? So, R prime, D prime, R, D. Ayan. So, ito, nasa taas na, yung malaki, nasa baba na. So, itong malaki, lalagay natin sa tamang pwesto niya. So, ikot muna natin to. Ito yung nasa baba. Okay. So, ito ngayon, ipagpapalit na natin. So, ito, ilalagay na natin sa pwesto niya. Ito na ngayon, ibababa na natin. So, R prime, D prime, R, D.
So, ikot pa, R prime, D prime, R, D. So, ikot pa natin to, R prime, D prime, ayan, tama na. Nag-flash na, nagpantay, R, D. Okay. Ngayon, balik na natin yung isa. Okay, ito. So, ito ngayon, itatama na lang natin yung orientation niya. Okay? Aayusin natin yung orientation niya. Kailangan nakatayo yan. Okay? Yung nandito kanina, nababa na. So, ayusin natin yung orientation. R prime, D prime, R, D. Ito yun. R prime, D prime, R, D. Ito yun. R prime uli, D prime, R, D. Ito yun. R prime, D prime, ayan, ayos na. Orientation, nagpantay na, R, D. Pagkatapos, di ayos na to, okay, mamaya na natin ayusin yan, itong centerpiece. Ikot muna natin. Yan. So, yung edge piece ngayon, yung second layer ngayon, ang aayusin natin. So, babaliktad natin ganyan. Yan. So, kailangan ipagpalit yung edge piece nito dito. Okay? So, ito, dapat nandito siya. Testing. Yan, di ba? So, kailangan ipagpalit tong dalawa. Okay? Kasi ito, dapat nandito siya. Okay? So, ipagpalit natin. So, ito, dapat nandito. So, U. Tapos R, U prime, R prime, tapos U prime, F prime, U, tapos F. Ayan na siya. Okay? So, ngayon, yung first layer, yung nasa ilalim kanina, nasa taas na ngayon. Kasi nga, baligtad naman eh. Baligtad naman. Kailangan isolve ng pagano'n. Okay, so ito na ngayon ang naging top layer natin, o third layer. Yung first layer naging third layer. Okay, yung bottom layer naging top layer. Okay, so ito naman ang aayusin natin kasi nga pinagpalit natin. Kasi nga may parity o parities. Okay, so ikot muna natin. Teka. Tama to, nakahiga. Okay. Ikot muna natin ito. Yan. Kailangan nandito itong dalawa. Tapos itong dalawa nandito. Okay. So, itong dalawa kailangan ipagpalit. Kasi ito dapat nandito sa kapila. Itong isa naman dapat nandito siya. Okay? So, ito naman okay na eh. Ayan o. Mas malapad, mas malapad, mas malapad. Magkakatagpo sila. Okay? So, itong dalawa na lang, kailangan ipagpalit. So, yung top layer yan, okay? Ito yung cross natin, ito yung center, ito yung apat na edge pieces, ito yung apat na corner pieces. Itong dalawa, kailangan ipagpalit kasi ito, dapat, nandito siya, ayan, kugma, nag-flash, pantay. Ito naman, dapat nasa kabila, ayan, nag-flash, pantay. Kaya, baliktad or kailangan ipagpalit. So, yung ipagpapapalit, o yung ipag iswap natin nandito sa baba, kaliwa. Tapos, top view yan. Ito ngayon yung front view. Tapos, R, U, R prime, U. R, U, 2, R prime. Check natin. Ayan, okay na. Diba? Nag-flash na, pantay na. Yung dalawa. Siyempre, yung kabila, okay na rin. Tapos, dito lumabas ngayon yung sinasabi kong parity ng centerpiece. Ayan. Okay. Ayan, no, lumabas siya dito. Kasi, dapat itong matulis na to, dapat nandito siya. Okay? Dapat nandito siya. Tapos, pag may ginawa tayong algorithm, dapat nandito siya. Pero kung baliktad, mapupunta siya dito. Okay? Tapos pag may ginawa tayong algorithm, maayos na siya dito. Pero pag paganito, okay, sign niya na may parity. Okay? Yan yung hindi lumabas kanina, ngayon lang lumabas nung binaliktad na natin, yung paayos. Okay? So, ngayon lang lumabas.
So ngayon, sign niya na may parity, okay? Ayan o, dapat ito, dito siya. Okay? Kung hindi naman siya dito, at least dapat nandito sa kabila. Para may gagawin lang tayong algorithm, mapupunta lang siya dito, okay na. Eh, hindi eh, pag ganito siya eh. Ibig sabihin, may parity siya. Okay? So, pag ginawa natin yung algorithm para dito, mapupunta lang siya dito. Sasalitan lang ng ganun. Hindi tayo matatapos. Okay? So, itong edge piece, okay. Itong edge piece, okay na. Pero itong center piece, hindi nagtugma dun sa apat na edge pieces. Kasi, pag ganito yung orientation niya at hindi pa ganito. Pag ganyan pa tayo, meron lang tayong gagawing algorithm, maayos na siya. Pero pag ganito, kailangan ipagpalit itong edge piece na to dito sa second layer. Yan. Okay, buti na lang lumabas. Kasi kung hindi, uulitin ko uli yung ganito para lumabas siya, para maipakita ko sa inyo. Eh, lumabas na siya dito. So, hindi ko na kailangan ulitin to. Tutuloy ko na lang. So, ngayon, kailangan ipagpalit ang isang edge piece. Okay. So, kailangan ipagpalit ang isang edge piece. Tingnan natin. Pag hindi pa nakuha sa isang edge piece, papalitan uli natin. Okay. Teka. Ito yung third layer, second layer. Okay. So, ito. Dito. Okay, kain ng kabila. Sa. Okay. So, ito, hindi rin yan para dito. Hindi yan para dito. Ayan, oh. Hindi siya flush. Kailangan yung kabila. Okay. So, ikot natin. Kailin natin. Ayan, ito. Para dito. Ayan, oh. Nag-flush, oh. Okay. So, itong dalawa, kailangan ipagpalit. So, ito, ilalagay natin dito para mapagpalit sila. Okay? So, U, R, U prime, R prime, U prime, F prime, U, F. Ayan, napagpalit na sila. Okay. So, nasa taas na siya. Check natin. Check natin, check natin. Okay, kailangan nakahiga siya, di ba? Nakatayo siya eh. So, ito baliktad din, no? Okay. So, ngayon, ganitong hawak. Ito kasing dalawa, kailangan nakahiga. Mali ang orientation, no? Kailangan nakahiga. Nakatayo siya eh. So, dapat nakahiga. So, ito mapupunta dito, maiikot yung orientation. Hopefully, maayos na. Ito rin, mapupunta dito. Hopefully, maayos na rin yung orientation. Nakahiga na, itong dalawa. Ito naman, bababa lang. Okay? So, top view yan. Ito, front view. Tapos, gawin natin to. F, U, R, U prime, yan. Tapos, R prime. Tapos, F prime. Okay, check natin. Eh, nakahiga na. Tapos, kailangan may iswap. Okay, kailangan may swap. Teka, ikot muna natin para mas kita natin. Yan, so ito okay. Ito naman dapat nandito. Yan, so ibig sabihin, kailangan iswap tong dalawa. Okay, so top view yan. Ito yung cross, ito yung apat na edge pieces. Okay, isa, dalawa, tatlo, apat. Ito yung center piece. Itong dalawa kailangan ipagpalit. Kasi ito para dito. Yan, ta? Okay. So, top view, front view. Yung dalawang ipagpapalit natin o isuswap na sa kaliwa, baba. Tapos, R, U, R prime, U. R, U, 2, R prime. Okay, check natin ulit. Yan, di ba? Okay na, okay na. Tapos, itong dalawa, kailangan ipagpalit din itong dalawa. So, ito, itong edge piece, dapat nandito. Ayan. Kasi malapad. Malapad, tapos malapad. Okay? Tapos yung kabila naman, ito, dapat nandito. Ayan, malapad, malapad, tapos malapad. Diba? Magkakaharap sila. So, ibig sabihin, kailangan ipagpalit naman itong dalawa. Okay. So, ipagpapalit natin yung dalawa. Okay? So, R.
Okay, so pagkatapos niya, hindi pa natin sure kung ayos na, baka meron pang ibang parity, so ayusin din natin yan. R, U, R prime, U. R, U2, R prime. Okay, check natin ulit. So ito, nagtugma na. Ito, nagtugma rin. Ito, nagtugma na. Ito, nagtugma na. At ang centerpiece natin, tama na ang orientation. Tama ang orientation, ibig sabihin, hindi na siya paganito. Paganito na siya. So may gagawin lang tayong algorithm, mapupunta na siya dito, tama na siya. Okay? So, ibig sabihin, naayos na natin yung parities niya. So, mamaya na natin aayusin yung centerpiece, ihuhuli na natin yan. Gagawin muna natin yung corner pieces. Okay? So, ito yung cross natin. Yan ang cross. Center, apat na edge pieces. Tapos, ito yung apat na corner pieces. Yung apat na edge pieces natin ay ayos na. Yung orientation ng centerpiece, baliktad lang. Pero, tama na ang pwesto niya. Kumbaga, hindi na siya paganito. Kasi pag paganito, parities yun. May parities na naman. Okay? So, paganito na siya. So, algorithm lang. Ito ang makalalagay na dito. Mamaya na yun. Okay? Okay. Tapos, so, corner pieces muna tayo. Sa corner piece, ito, kailangan nandito to. So, at least meron tayong isang tama. So, gusto ko may isang tama tayo. Yan, ganyan. Ito mapupunta dyan. Ito mapupunta dyan. Ito mapupunta dito. Okay? So, tingnan natin, ha. Mukhang may baliktad na naman tayo. Ibig sabihin, may parities uli. Kailangan ipagpalit. Teka, tingnan natin. Ito. Ito dito. Okay, mukhang may parities na naman tayo. Kailangan may ipagpalit uli dito. Okay? Ito, pag napunta dito, okay, ito, pag napunta dito, so mali siya, ito, pag napunta dito, tama na. Ito, pag napunta dito, tama rin. Okay? So, dalawang mali na naman, may dalawang mali. Ito, pag napunta dito, tama. Ito, pag napunta dito, mali. Ay, tama. Tama pa rin. Ito, pag napunta dito, mali. Kasi ito dapat nandito. Ibig sabihin, may parity siya. So, kailangan may ipagpalit tayo na corner piece dito. Okay? So, ano muna? Ikot muna natin. So, ito lalagay muna natin dito. Okay? So, para malagay ito dito, okay? U, R, tapos U prime, L prime. Tapos U uli. Tapos R prime, U prime, U prime. Tapos L. Okay. Diba? So, ayan, yung dalawa. Okay. So, ayusin muna natin tong centerpiece. Okay. So, para maayos yung centerpiece, R, U, R prime, U. O, yun pala yun. R, U, R prime, U. So, anyway, R, U, R prime, U, limang beses. So, R, U, R prime, U. Dalawa. R, U, R prime, U, tatlo. R, U, R prime, U, apat. R, U, R prime, U, lima. Okay na rin yung centerpiece, di ba? Nagtugma siya sa mga edge pieces. Nag-flush na lahat. So, itong dalawa. Okay? So, itong dalawa. O, tsaka to. Meron palang bumaliktad dito. So, hindi natin naayos yung kanina. Okay? So, ibabaliktad na natin ngayon. Okay? Centerpiece yan eh. Ayan o. Ayan o. Centerpiece yan. So, ilalagay lang natin dito. Okay? So, R, U, R prime, U. R, U, R prime, U. Dalawa. R, oops. R, U, R prime, U. Tatlo. R,
U, R prime, U, apat, R, U, R prime, U, lima. O, ayos na rin. Okay, so itong dalawa na lang talaga ang naiwan. So, baliktad na naman siya. Okay, yung sitwasyon kanina, ito na siya, nasa kabilang side. So, kailangan meron tayong ipagpalit ulit. Okay? May parity yan. Sign ng may parity po yan. Okay, so, kailangan ipagpalit natin. Ito naman, pagpalit natin dito. Okay? So, ito yung first layer ngayon. Ito yung second layer at ito yung third layer. Okay? So, itong corner piece niya, ipagpapalit natin sa corner piece ng first layer ngayon. Ito kasi ngayon ang third layer. Okay? So, pagpalit natin. Okay? Bago natin gawin yun, so, ito, ilalagay na natin dito. Okay? Para mapagpalit na. So, R prime, D prime, R, D. Ayan, napagpalit na. Tapos, ito ngayon ang ilalagay dito para na-swap na rin. R prime, D prime, R, D. Isa pa. R prime, D prime, R, D. Ito yun. R prime, D prime, R, D. Ito yun. R prime, D prime, R, D. Isa pa. Ayan, naayos na yung orientation. Tapos, R prime, D prime, R, tapos D. Ayan, ayos na siya. Okay? So, ganun talaga siya, mahaba ang process niya. Kasi, meron siyang mga pirasong pareho. May center pieces na magkakapareho, edge pieces na magkakapareho, at corner pieces na magkakapareho. Kapag ka nagkapalit-palit po yun, yan po ang nangyayari. Parities po. Ang pag-solve niya, pag ganun-ganun. Okay? Pataas, baba, hanggang sa maayos po lahat, malagay sa tamang pwesto. Pag nasa tamang pwesto na, siguradong maayos na po siya. Okay? Kapag hindi po na ipagpalit yun, yung mga pirasong magkapareho na nagkapalit ng pwesto, hindi po kayo matatapos. Okay? Magsasalitan lang po. Pag naayos niyo yung edge piece, masisira yung corner pieces. Pag naayos niyo yung corner pieces, masisira yung edge piece. Tapos, yung center piece naman, madadamay na rin, di ba? Yung ano niya, yung orientation niya, pahalang na, or yung patulis niya, hindi na sa tama, okay? So, ganun po ang mangyayari. Pero pagka naipalit nyo na yung mga nagkapalit na mga magkakaparehong piraso, maayos na po siya katulad nito. Kaya lang, mas mahaba nga lang yung proseso. Okay? Pag ganun-ganun po siya. Okay? So, ito yung first layer kanina, second, third. Pag naayos nyo na yan, dito naman, magkakaproblema, parities, aayusin yung pabalik ng ganyan. So, pag naayos yung pabalik niya, kung may parities pa rin, katulad kanina, binalik natin ng ganon. Pero, pagbalik natin ganon, naayos na siya. Na ilagay na sa tamang pwesto yung mga piraso. Kapag meron pang hindi naayos, babalik na naman tayo. Magiging ganon na. Pag ganon-ganon po, hanggang sa maayos po siya. Okay, ganon po siya kahabang proseso. Okay, para sa beginner's method. Okay. Okay, so, ayos na po siya. Okay na po siya. Ayan na. Ayan. Tapos ito yung gilid niya. Okay. Ayan. Okay? So, huwag kalimutan. Maraming salamat po.